Yun mga Kataroy, magandang hapon sa inyo dyan. Sa ngayon wala na akong may i-upload na video dahil nabusan ng pambili. Ngayon i-share ko na lang sa inyo yung mga experience ko sa aking ATM account, bank account, ATM niya. Share ko lang ito sa inyo dahil may mga comment din sa una kong upload. Ito i-share ko ito sa inyo dahil mga experience ko lang itong ATM. Ito ay kung gusto niyo may ATM na ganito. Gusto niyo yung mag-deposit or maglagay sa inyong bank account. Diba nasa malayo kayo. Dahil sa akin, nasa barko. So, hindi ako makapunta sa mismong bangko. Kaya ang ginagawa ko lang, pumupunta ako sa Palawan. Ginagamit ko yung GCash o pwede sa Palawan. Pinalalagay ko lang sa bank account ko. Pwede sa Palawan, pwede rin sa GCash. Pero ang kinagandahan nito, mga Kataroy, kung ako sa inyo, mas maganda sa GCash. Kasi sa Palawan, yung hinihingi nila is 100 yung bayad. Kasi yung ako, nung nagano ako nag-bank transfer ako ng pera sa aking ATM. Nung sa 2,000 ata yun, yung binagay ko, 2,000. 100 yung hiningi sa akin. Pero sa GCash, nasa 15 pesos lang. Kaya lang, yung nagkataon na nawala yung yung cellphone, kaya ng choice, Palawan ako na gano'n. Pero mas maganda sa GCash. Ayan lang po ang aking mga experience sa ATM. Para hindi ka na pumunta sa mga bangko ganyan. Magano ka na lang sa Palawan, lagay mo lang yung pangalan mo, number, cellphone number, tapos number ng ATM, tapos address. Sa GCash, ganun rin, Gmail account sa GCash para maka-transfer ka ng pera sa Metro Bank o sa kahit anong bank. So, yan lang po ang mga Kataroy, ang aking senior sa inyo ngayon, mga nalalaman ko sa ATM. So, ayan po mga Kataroy, sana nag-enjoy kayo sa aking videos. So, ayan po, hanggang dito.